makakaong pao. Nagdadaan sa baryo, may kapitan. Dadaan sa bayan, may sa pagkakakilala mo kayo sa Erizal, sino siya? Siya po yung ating tingon ng bayani. Bayani. Nakikita mo ba sa mga kaklase mo or sa mga kaibigan mo na tayo ang pag-asa ng bayan? Nakikita ko po na mayroon naman pong pag-asa para sa ating bayan. Sapagkat na pinagpuputi naman po namin yung pag-aaral namin at patuloy pa rin po kami nagsisikay na mayroon pong mabuting pinabukasan para sa atin. Maaaring hindi sila maging Rizal pero gapit pa rin nilang maging Rizal pa ng araw. Kung mararating pa rin, kung sikapin din nilang marating yung pangarap nila. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pag-asa pa ba tayo ng bayan? Sino si Rizal sa pagkakakilala? Bilang kabataan siya. Naniniwala ka ba ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Sa pampanang bayan ay ang kabataan. Bakit? Kasi po hanggang may kabataan ito, parang patuloy yung utan niyo. Hindi man naubos yung kabataan niya, parang maulan pa rin yung bayan. Kilala mo ba si Jose Rizal? Sino ba siya? Si Dr. Jose Rizal, siya po yung pabasang bayari ng panahon natin, kakabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Siguro po yung kasabihan ko na yung nagiging matatagpahan niya ba ang pag-asa ng bayan. Pero po, para sa akin, tutuloy po yung kasabihan na yung iniwala nito. Kasi po, yung kabataan ko ngayon, sinabutong sa sa generation na sa mga magiging pag-asa. So, kung tama po yung ginagawa naman sa kanda ngayon, baka sasabi ko po na totoo po yun na kabataan pag-asa ng bayan. So, yung mga hindi po na mga matatanda na kukuha mo ng mga bata. So ikaw ba masasabi mo isa ka sa mga pag-asa ng bayan? Okay. Sino po ba si Jose Rizal para sa inyo? Jose Rizal. Sabi nila, Jose Rizal daw yung pambasang bayani. So, nakikita pa po ba kayong pag-asa ng bayan ay kabataan niya? Kasi yung kabataan kasi malawak ang idealismo, kaya palagay ko meron pa. Ngayon ba, kuya, pag-asa pa rin ng bayan ay ang kabataan? Sino siya, sir? Pag-asang bayan niya. Kababayan ang umaasa sa loto. Ilan pa kaya sa ating mga kabataan ang umaasa at tumataya para sa pagbabago? So, mga kabataan po ba, nakikita niyo po pag-asa pa ng bayan? Malaki. Malaki po. Marami-marami ka na. Sino po ba si Rizal sa pagkakakilala? Sa pinakamagandang inuulit sa Pilipino sa Maraw. Di ba pa sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ngayon po kaya nakikita niyo ang pag-asa ng bayan ay kabataan pa rin? Eh, siyempre, depende na rin sa pagpapalaki ng pagulang sa mga kabataan ngayon, di ba? Kasi may mga kabataan na rin na nawawala sa sarili, naliligaw sa mga landas na matatanda, eh yun ang pagkakaalam ko kay Rizal. Kasi ngayon eh, marami ng mga kabataan ngayon na nawawala eh. Eh, mas marami ng ano, kaysa yung napapaputi, yun ang Thank you.
sa mga kabataan na naniniwala na isa pa rin sila sa pag-asa ng bayan. Pagkakakilala nyo kayo, Sir Rizal, sino si Sir Rizal? Mga kabataan ba ang nakikita niyong pag-asa talaga ng bayan? Depende sa kabataan. Ligawan lang, dahil walang asa. Maging gaya ka kaya ni Rizal? Pwede. Hindi mo naman kailangan na pakabonggan-bonggan libutin ang buong Pilipinas para maging ano ka. Siyempre, ewan ko ba? Basta, bahala. Kilala niyo po ba si Rizal? Hindi, katulad din natin kang mama yan. So, diba? Tapos siya, mahusay siya sa mga tao doon. Mga marunong siya sa lahat ng bagay na ako. Sabi po na ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito yung sinabi ko, pag-asa ng bayan. Marami na mga kabataan na nalulungkot. Paano po nating nasabing pag-asa ng bayan kung nalululong na ang mga kabataan sa bisyo? Asa kanila na lang yun. Kung marami sa ating mga kababayan ang nakakikilala kay Rizal, tila salungat naman ang iba sa paniniwala kung ang kabataan pa nga ba ang pag-asa ng bayan. Ngayon nga lang siguro, parang hindi na. Kasi karamihan ang kabataan niya, puro atik na hindi lang. Sabi po ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nakikita niyo po ba ang kabataan pa rin ang pag-asa sa panahon natin ngayon? Yes. Bakit po? Ngunit hindi naman lahat ay walang pakialam kapag si Rizal na ang pinag-uusapan. Sa katunayan, marami pa rin sa ating mga batang mag-aaral ang nakakakilala kay Rizal. Sino ba si Jose Rizal? Kung magkakaalam mo, sino si Jose Rizal? Bayani. Sino ba si Jose Rizal? Bansang Bayani. Nakapanayam din namin ang ilan sa ating mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Kilala niyo po ba si Rizal? Sino po ba si Jose Rizal sa pagkakakilala nyo? Si Bayani! Sabi po ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nakikita nyo po ba ang kabataan pa ang pag-asa ng bayan? Kung alam natin eh. Bakit po? Alam ko eh. Alalanap pala na eh. Di ba? Higit pa sa pambansang bayani ang kahalagahan ni Rizal sa kasalukuyan. Siya talaga yung isang tao or siya yung tao na nagmarka sa history ng Pilipinas. Kumbaga, ang mga Pilipino, siya yung nagsisimbolo sa mga Pilipino na kung saan inangat niya yung estado ng Pilipino sa buong mundo. Kasi di ba, kung matatandaan natin, si Jose Rizal yung nakipaglaban para maging malaya tayo sa pananakop ng ibang ng mga dayuhan. At dahil kay Rizal, sa kanya mga ideas, sa kanya mga philosophy, ang nangyari dito, isa siya sa mga, isa sa mga ideas at philosophy niya na naging, kumbaga siya isa sa mga naging greatest contributor of ideas and philosophy which comes to humanity, peace, etc. Ganun ba sa, kumbaga, siya yung masasabi natin talaga na national hero.
ang Pilipinas ay tila unti-unti nang nauuhaw sa nasyonalismong pambansa. To tell you honestly, sa ngayon, nanghihinayang ako sa ating mga kabataan. Kasi kung mapapansin natin yung mga kabataan natin ngayon, prone sila sa drugs, di ba? Lahat sila, kumbaga lahat ng gusto ni Rizal na mangyari para sa ating mga kabataan ngayon, kumbaga nagiging taliwas na. Nagiging taliwas na sa mga gusto ni Rizal na mangyari para sa ating mga kabataan. Ngunit sa kabila nito, bawat isa sa atin ay hindi dapat mawala ng pag-asa na muling maibalik ang nasyonalismong pambansa. Sa ngayon, naniniwala ako na ang kahalagahan kung bakit nagkaroon ipinasok sa atin ang curriculum na Rizal, sapagkat upang ang mga kabataan natin ngayon ay maging aware sila sa mga bagay-bagay na ginawa ni Jose Rizal o kinontribute ni Jose Rizal para makamit natin yung kalayaan. Kung maaalala natin, si Rizal ang naging susi kung bakit nabuksan ang damdamin ng mga Pilipino. Kaya dahil dito, tinitingnan natin, binibigyan natin ng angulo yung mga kabataan na maging aware sila, at sa pamamagitan ng curriculum na ito or ng subject na ito, may isakatuparan yung mga ninanais niyo sa Rizal. Ang mga katulad nila ay ilan lamang sa buhay na patunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hanggat may mga katulad nilang naniniwala sa kakayahan ng kabataan, pasasaan pa't darating ang araw, ang mga mithiing inihabilin sa atin ni Rizal ay magiging isang katotohanan. Ano man sa paningin ng mga Pilipino si Rizal, ang kahalagahan niya ay walang katapusan. Ang pananatiling buhay ng mga idealismo, kaisipan at pilosopiya ni Rizal ay higit na kailangan ng kasalukuyan. Sabi nga, ang ating henerasyon ay sumusunod. Ang bansa ay umuunlad. Ang nagpabangon noon sa mga Pilipino ay siya rin nararapat na salamin sa ngayon ng mga bagong Pilipino. May pag-asa tayong maabot ang kaunlaran. Tanging kailangan natin ay isang kaluluwang pambansa. Isang kaluluwang aatig sa ating lumipas. Makikibahagi sa kasalukuyan at maghahanda sa kinabukasan. At sa katauhan ni Dr. Jose Rizal natin matatagpuan ang pambansang kaluluwang ito. Ako po si Christian Dimapawi para sa Si Rizal sa Mata ng Masa.